Hello mga kaibigan, Silver Boys TV nga na naman po pala ito mga kaibigan. So may nagpi-PM po sa akin sa Instagram dahil sinasabi daw po ng Kangkong Nation na natakot daw itong hi viewers, na natakot daw po itong mga tao dito, mga champion and other stars ng super bantamweight, which hold on. What? Natakot? Huwag po kasi kayong maniniwala sa mga Kangkong Nation na mga fake news, lalo na yung mga ano dyan, yung mga irrelevant naman na mga keyboard warriors lang na vloggers na nakikisali lang, mga irrelevant naman. Huwag po kayong manunood dyan. Unang-una po, bakit nyo sasabing takot yan sila Neri, sila sino to? Yung si Luis Neri, si Fulton, Inoue. Mga kaibigan, alamin nyo muna yung sistema dyan sa super bantamweight. At bago kayo mag-call out, alamin nyo kung sino may hawak sa mga yan. Hindi muna ako magsasalita. Kilala nyo ba kung sino may hawak kay Fulton? O, hindi nyo alam. O, bahala kayo. Diba? Mag-hope kayo para sa wala, mga kaibigan. Ngayon, mga kaibigan, ganito. Fulton Inoue, hindi muna ako magbibigay ng ibang detalye. Kumbaga sa baril po, kasado na po yan. Okay po, kasado na po yan. At alam nyo din po na Marlon Tapales will be challenging Ahmad Aliyev for 2 belts. You see, again, Marlon Tapales is the rank number 1 contender, mandatory challenger for the IBF belt ni Ahmad Aliyev. Pero pag maglalaban po sila, pati yung isang belt ni Ahmad Aliyev, nakataya po. Okay, sino po yung sinasabi lang naghahamon daw kasi sila kay ano, dito kay Luis Neri? Men, kilalanin nyo muna kung sino handler niya ni Neri. Okay, at kilalanin nyo muna kung ano ang current status niya sa super bantamweight. Luis Neri po is rank number 1 sa WBC. Okay po? Ang mga rank number 1 mga kaibigan, sila po ay secured po ang kanilang spot for the title. Ngayon, kung ibakante man yan o lumaban man for unification, kapag nanalo ang bagong champion, sila po ipaprioritize next. Isusugal ba nila po yung pwesto nila? At sino ka para basta-basta maghamon? Diba? Hindi po yung ganun. Ah, hinamon ko ika ang ganito, hinamon ko ika ang ganito, hinamon ko ika ang ganito. Hindi ka nga rank sa 122 eh. Hindi ka nga world rank. Hindi yun basta, gusto ko makalaban si ganito, si champion. Hindi, may pagdadaanan ka. Are you guys getting my point? Alam ko sa mga boxing legits, mga legit fan, alam nila yan. Before you can challenge as a champion, you need to be in this secured spot. Let's say ikaw mandatory challenger. Paano ka mapunta doon? Lalaban ka muna sa title eliminator. Paano ka makakakuha ng ganun? Or mapapipili ng champion na lucky ka na ikaw mapipili? Kapag choice defense lang. Usually ang choice defense po, pinipili dyan magagaan na kalaban. Wala sa top 10. Diba? Wala, kahit nga wala sa top 15, parang tune-up fight ng mga champion. Pero kung ikaw pa, akala mo kung sino ka, gusto kong kalaban si ganito, hindi ganyan, hindi kasi sa YouTube yan nagamon. Negotiation yan ng mga lihiti mo. Diba? Ng mga boxing insider, mga matchmakers, mga promoters, na mga pillars na sa industry. Diba? Hindi ka gaya ng ginagawa ng mga kampo nila, punas. Sa YouTube magko-call out, ano ka ba naman, Brad? Diba? O, pakitang ano ka, pang timawa ka dyan. Diba, tas sasabihin, sino pa? Riz Alim. Riz Alim po mga kaibigan, rank number 1. If I'm not mistaken, siya ay rank number 1 ng WBO. Again, same sila ni Neri and ni Marlon Tapales. Although si Marlon Tapales secured na, book na niya yung laban niya kay Ahmad Aliyev because of Sir Sean. Pero yung Luis Neri, rank number 1 WBC, itong si Riz Alim, rank number 1 na WBO, ang secured na po ang kanilang spot for world title. Labanan man sila as mandatory or may manalong champion, sila pa once ibaba yung mandatory, sila po ang ipaprioritize. Hindi po sila lalaban ng kung sinong humamon lang. 'Di ba? They work hard to be in that position. Kaya po sila nasa rank number 1 si Riz Alim na rank number 1 ng WBO, Luis Neri rank number 1 ng WBC. So far, ang may confirm na laban, si Marlon Tapales to challenge Ahmad Aliyev for his 2 belts, mga kaibigan. At ito pa ang nakakaiyak. Alright? Kumbaga sa bagay, kasado na yung Inoue Fulton. Diba? Pag si, kung sino man po ang manalo dun, whether Inoue or Fulton, kung lolobi po na si Marlon Tapales ang manalo, diba? Si Tapales pa ang kakalabanin ni Monster. See?
Ganyan po gumalaw. Uulitin ko, hindi lang yan kung malakas ka o magaling. Hindi, dapat po influential. Dapat po malakas ang promoter mo, ang manager mo, ang matchmaker mo. Kung ang matchmaker mo, nagngangangaw-ngaw lang sa'yo, hindi nga matchmaker yun eh. Kung ang umaakto o pumapapil-papil sa'yo, nagngangangaw-ngaw lang nga sa YouTube. Wala po yan. Wala po yan. So, better option mo, kahit bumaba ka ng 118, may narinig kami, gusto nyo bumaba ng 18, ano pang ano, naka-line up na lahat ng iba, bakante ni Inoue. Naka-line up na lahat dyan. O kakamihan dyan, hawak ni Sershan. Diba? Saan ka luluga? O tumalong ka na lang 126. Or, accept mo na lang yung hypothetical offer ni Sershan. Mag-sorry ka sa amin, tanggalin mo si Punas at ang kapatid mo, at bumalik ka world title fight agad. Diba? O, iiyakan lahat ng Kangkong Nation. Lahat ng mga papapil dyan ng mga wala namang alam. Diba? Kasi, ang daming iyak eh. Ang daming tanong, SB, totoo ba natakot si Neri? Totoo ba natakot daw si... Sino ka para maghamon sa kanila? Sasabihin nyo pa, sabi nung yung mga laging nagpipick nyo sa kanila. Ano daw, inoferan daw nila ng 300,000 si Neri? Alam nyo ba sinasabi nyo? Saan laban? Asia? 300,000? Magkano ang ano na yan? Diba sabi nga ni Sir Sean, I doubt it. Magkano yung presyohan na yan? US, nasa US ka ba? World title ba yan? Unification ba yan para magpresyo ka ng ganyan? Tune-up fight lang yan. Non-title bout. Huwag kayo magsasalita ng alam nyong gawa-gawa lang kayo. Dahil nakakarinig sa inyo, mga marurunong, pagtatawanan lang kayo, Brad. Alam namin ang presyohan dito sa Asia. Alam namin ang mga offer dito. Diba? Japan, malaki-laki. Pagka world title fight, malaki. Pero pag non-title bout, usually pag non-title bout, tune-up fight, 10 rounds lang yan eh. Sinong niloko nyo? 300K po. Diba? Pag maglolokohan kayo, dyan lang sa community nyo, maglolokohan kayo. Diba? Ito naman kasing ibang mga vloggers din na walang alam, akalan, oy, diba? Kukunin nila yung balita. Mga idol. So again, huwag po kayo mga manunood sa mga keyboard warriors lang, sa mga irrelevant. Ugaliin nyo pong manood sa mga lihiti mo. Kagabi po, kung ano pong sinasabi ko sa inyo, na-update, yan po ang napag-usapan namin kagabi ni Sir Sean. Yan po ang sinabi niya sa akin nga, mga aabangan, mga kaibigan, sa laban naman. Hindi lang MP Promotions fighters, ha? Mga knucklehead fighters, yan. Si Jade Bornea, andal ng knuckleheads yan eh. At Probellum, sabi ni Sir Sean, magbabago yata sila ng name, but anyway. And ito po si Carl James Martin, yan. Under din po ng Probellum yan, ano, at ng Knuckleheads Pro Boxing Fraternity, mga kaibigan. So, again, huwag po kayong maniniwala sa mga... Yeah. You're so cute. Huwag po kayong maniniwala sa mga impormasyon galing po sa mga illegitimate. Diba? Galing po sa mga wala naman dito sa boxing business. Diba? Para po hindi po kayo nalilito. Ang dami pong sumbong sa akin. Eh, kasi po busy kami nung nakaraan, mga kaibigan. Lalo na po ngayon. Busy po, mga kaibigan. Si Sir Sean po, inaasikaso yung isa pong tune-up fight ni Sir Manny at yung isang pagbalik niya sa professional fight, mga kaibigan. So, abangan nyo po yan. Yun lamang po, mga kaibigan. Sana po ay naliwanagan po kayo, mga idol. Maraming po salamat, Silver Voice TV. Peace.